na nga sa kabuhayan. Literal na kinulang pa ang pisikal niyang katawan. Pero paano inilalaban ni Antonio Esquilador Jr. ng Bicol Region ang kanyang pangarap sa buhay? Half-half man daw siya kung tawagin at bola ng basketball ang pampuno sa kanyang putol na katawan, laban lang. Hindi daw ito magiging dahilan para lamunin siya ng lungkot at panlulumo dahil para sa kanya, kalahati man, buo pa rin lumalaban. Kaya ko itong ipag-aamon yung sarili ko. Kaya ko makapagtapos sa pag-aaral ko. And then, kaya ko nabot yung pangarap ko. Basketball, ang halos naging pambansang laro na ngayon ng mga Pilipino. Pero para kay Tony, ang bola ang nagiging sandigan niya sa paglaban sa laro ng buhay. Dito sa puro Legazpi City, tawag pansin si Antonio Esquilador Jr. O mas kilala sa bansag na boy half-half o bola. Noong araw, kinukuntak siya ng mga tao kasi ganyan, malumpuli, putol. Mas lamang po ngayon yung mga umahanga. Para po sa kanya is parang inspirasyon niya na po. Inspirasyon niya po yung mga umahanga sa kanya. Inspirasyon niya para magawa niya yung mga pangarap niya sa buhay. May kondisyong Amelia si Tony, isang congenital anomaly o kondisyon kung saan hindi na-develop ang isa o dalawang bahagi ng kanyang katawan. Base sa World Health Organization, 0.4 hanggang 2.4 per 100,000 na kataong ipinapanganak ang nagkakaroon ng ganitong kapansanan. Sa sitwasyon ni Tony, ipinanganak siya na wala ang magkabila niyang binti at paa. Kalahati lang talaga ang kanyang katawan. Naramdaman ko po yung ano ko na naawa ko sa kanya. Tsaka sabi ko, bakit nanganak akong ganyan? Wala man akong kasalanan. Tinanggap ko yan po. Yan ang biyaya sa kukang mahal na Diyos. Padaba ko po yan sa gabos kong agi. Kaya ako ang tiniwalaan kang mahal na Diyos na ako ang makapalaga sa kanya. Tol, halika na, kakain na tayo. Pang-10 sa 11 magkakapatid si Tony at sa kabila ng kanyang kakulangan sa pangbabang parte ng katawan, todo suporta sa kanya ang kanyang pamilya. Lalo na ang kanyang kuya JP at ate Emmaline. Wala siyang paa. Mahirap talaga. Pero bilang kapatid niya, ano na lang ang gusto niya, sinusunod ay support na lang kami. At saka yung mga tingin namin na mali, pinapayo naman namin siya. Bilang isang kapatid ni Anton, napakasama para sa akin na makita sana siyang ganyan. Kaya lang, ganyan na po kasi siya isinilang, sir. Wala na po kami magagawa dahil siya ang binigay sa amin ng Panginoon. Lumaki si Tony na soft target ng mga bully sa kanilang lugar. Kinukutya pa siya sa iba't ibang mga pangalan o bansag. May putol o di kaya'y manananggal. Dinamdam niya ng husto ang mga pangaasar na ito noon. Kaya bihira lang siyang lumabas ng kanilang bahay. Pabalikan natin yung mga pangaapi sa'yo nung bata ka.
Ano yung mga pinakamalulupit na mga pinagsasabi sa'yo? Pag lumalabas ko sa bahay, pinasabihan ko na bakit wala kang paa, tapos bakit ka ginagamit mong bola. Kasi yung bola, ma'am, nung bata ko, yung parang pang-volleyball, ma'am, yung bola. Tapos ngayon, tapos nilalaan ko lang, ma'am, na sinasabihan ko na manananggal, yung bakit daw nga anong pinagli sa akin ng nanay ko. Sinasabihan ko na lang ng imbay na lang pang pinanganak ako. Ayaw ko na lang sila na sinasabihan ko ganyan. Kasi pag di naman ako, ma'am, na kahit sinasabihan ko ganyan, di naman ako nababawas yung sarili ko. Determinado si Tony na lumaban sa buhay. Kaya nakaisip siya ng paraan para makaharap sa mga taong nasa labas. Gamit ang lumang bola, binutas niya ito, hinulma sa kanyang baywang. Binuo ni Tony ang kanyang sarili sa paraang alam niya at dito na nga siya nakilala bilang Bola at Boy Half-Half ng Legazpi City. At siya ay nabuhay sa loob ng kanyang basketball. Di ko na po, ma'am, iniwan kasi yung bata pa ako, yung ang ideya ko po, nakakita kong bola. Tapos, yun yan, hanggang paglaki ko at matanda po, ma'am. Lahat sa kanya'y napapalingon. 2014 nang madiskubre naming una ang kalagayan ni Tony. Personal ko pang pinuntahan ang kanilang bahay sa Legazpi para siya'y kumustahin. Mula 2014, nagpatuloy si Tony sa kanyang pag-aaral. Dahil din sa paglabas niya sa ating programa, nadagdagan ang kumpiyansa niya sa sarili. Ang mga nangungutya sa kanya noon, naging instant tagahanga na niya ngayon. Natutuwa naman kami na mula noong almost 10 years ago, yung una nating interview, ay mula nang ipalabas ka sa Rated K, mas hinangaan ka kesa kinutya. Nakatulong ba? Nakatulong yung ikaw ay lumabas sa telebisyon? Nakatulong po, ma'am, kasi nung una, ma'am, na nung una nang nagugutom, kinuha ko ng Rated K kayo po, ma'am. Na madami na sa akin nagpapalitur, nagpa-photograph, ma'am. Tapos yung video po, ma'am, tapos pag nagpa-picture po, ma'am, sa akin, binibigyan ako ng pera. Aba! Tapos, o di maganda naman, tumutulong sila sa'yo. Tapos ito, ma'am, kahit saan, ma'am, ng school, ma'am, ini-invite ako mag-talk, ma'am, sa kanila, ma'am. Ah, okay, parang naging inspirasyon ka pa. Inspirasyon si Tony ng maraming kabataan sa Legazpi. Ipinagpatuloy rin niya ang kanyang pag-aaral. At binigyan pa siya ng scholarship ni na Father Bob Banyares at Father Ramon Tronquid. Naging scholar ka. Paano, ano yon? Dahil ba sa parang meron kang gustong patunayan? Ang pinapatunayan ko pa, ma'am, yung nang scholar kasi pa ko na nag-apply akong scholarship sa kid sa pare po, ma'am. Tapos doon ako kumakain. Tapos yung budget ko sa araw-araw. And yung mga materials po, ma'am, ng bagay. At yung mga ginagamit ko sa school, anything, ma'am. Yung mga full project, ma'am. Doon, ma'am, lahat ng ginagamit. Kinukuha ko sa simbahan po, ma'am. Pagka-graduate ng high school, tinulungan pa rin siya ng mga pari at nilakad ang scholarship niya sa CHED para makapasok sa kolehiyo. Hindi naman siya nabigo dahil ngayon, libre pa rin ang pag-aaral niya sa Southern Luzon Technological College Foundation. Actually, nung junior and senior, full scholarship sa amin. But nang naipasok namin siya sa CHED through the TES, the Tertiary Enhancement Subsidy, Educational Subsidy,
ang CHED na nagpa-aral sa kanya. When in fact, mayroon pang additional na binibigay sa kanya being disabled. Habang kumukuha ng kursong Information Technology si Tony, nakuha pa niyang rumakit para may ekstrang kita. Natuklasan niya ang kanyang galing sa pagiging isang disc jockey o DJ sa mga piyesta. Sa music ka talaga na baling, doon ka natuto o kumikita ka naman? Sakto lang kinikita kasi nung parang kinikita ko mo ma'am na nung parang nag-DJ, pampamasahe lang, pang-istra lang na pamasahe, pang-suporta sa pagkain, pagkukulang, kumukulang yung pagkain. And then, pag sobra naman, nagtutulang ko sa nanay ko, nagbibiliin ako ng mga pagkain sa bahay namin. And then, nagbibili ako ng mga gadget. Hanga rin ang principal ng kanilang eskwelahan kay Tony. Dahil sa naipon nitong kita sa pagiging DJ at tulong mula sa CHED, nakabili na siya ng kanyang sariling sound system. Malaki rin ang pinagbago ngayon ni Tony mula noong una naming pagkikita. Mas nagkaroon na siya tila ng positive vibes at mas dumami pa ang kanyang mga fans. Unti-unti nang natutupad ni Boy Half-Half ang kanyang mga pangarap. At dahil sa aking tuwa sa pagbabagong kitang-kita kay Tony, tutuparin ko naman ang isa pa niyang pinapangarap. Kung ano yun, nako, walang bibitiw dahil malalaman nyo na yan sa pagbabalik ng Rated Corina. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya. So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. So ano pang nilalagay mo dyan sa loob? Cellphone po. At may shades! Ayun! Parang pupunta sa init. O nga, sige, suot mo nga yan. O sige, o ayan. Mula noong una kaming magkita noong 2014, malaki na ngayon ang pinagbago ni Tony. Hindi na siya mahiyain at nagkukulong lang sa bahay. Nakikihalo na rin siya sa maraming tao. Kaya naman, deserve niya ang isang treat. Tutuparin natin ang isa pa niyang pangarap at kahilingan na napakasimple lang. Noong 2014 pa po ako pumunta ng Bicol, di ba Tony? Noong una tayong magkita, wow, almost 10 years ago, doon sa Bicol. At ngayon, para tuparin ang pangarap niya na makarating dito sa Maynila, isinama siya ng Rated Corina team papunta ng Maynila para muli kami magkita at magkumustahan. Right, Tony? Okay ba? Okay, high five tayo dyan. Nakarating ka na ng Maynila, boss. Dahil first time niya sa Maynila, sinamahan namin siya sa pinakamalaking mall sa bansa. Sumakay din siya sa isa sa pinakamataas na Ferris wheel sa Pilipinas. At sinubukang maglibot sa Manila gamit ang isang e-scooter. Sa maliit na paraan na ito, naiparamdam namin sa kanya ang masaya niya dapat na pagkabata na minsan nang nawala dahil sa kondisyong mayroon siya. Tinatawag namin na privilege lane. Kaya habang nasa Maynila siya, lumapit kami sa isang espesyalista upang tanungin kung mayroon pa bang ibang paraan o kagamitan na angkop para sa kanyang kapansanan. Tayong meron ako naisip na alternatibo. Merong mga wheelchair na customized. Kung titignan natin si Tony, maganda yung balanse ng katawan, kayang-kayang suportahan yung kamay niya. Pag naglalakad siya, ito ang tumatama sa floor. Dapat ito ang imamodify natin. Buong buha
buhay ni Tony nasa loob lang siya ng bola. Kaya bilang panghuling sorpresa sa kanya, dinala namin siya sa isang basketball arena sa Pasig City. Maliban sa panunood ng laro, hindi inakala ni Tony na malalapitan at makakausap ang ilang sikat na players at coaches ng Gin Kings. Question ko pa. At syempre ang paborito niyang si Jeremiah Gray. Binigyan pa ng jersey at pinirmahan ng mga players. Sa kalagitnaan pa ng laro, nakahabol siya ng autograph kay Teniente L.A. Tenorio. Maraming salamat na tinupad ni Ma'am ko na yung kailangan ko na makapunta ko dito sa Manila. Sa kanyang pagbabalik sa Legazpi, pinasakay rin namin siya sa unang pagkakataon sa eroplano. Baon-baon ang panibagong pag-asa at mga karanasan. Ano ang iyong mensahe sa lahat ng tao? Ayan. Lahat ng tao na mensahe ko na kagaya sa akin o hindi po kagaya sa akin na magsikap lang sila, matupad nila yung pangarap, na maabot nila yung pangarap. And then, wag sila na pinaghinaan ng loob. Nandyan ang Diyos, palaging maggabay sa iyo. Maswerte tayong mga walang kapansanan, pero kung minsan, nagre-reklamo pa rin sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Maging inspirasyon sana natin ang tulad ni Tony. Kalahati man ay patuloy na lumalaban sa lahat ng hamon. Hindi susuko. Gagawa ng paraan, maabot lang niya ang kanyang pag-asenso bilang buong pagkatao. Ako po si Antonio B. Estrado, nakilala si Boy Hapap ng Legazpi. Mula noon hanggang ngayon, kasama-kasama ko kayo sa pagtupad ng aking mga pangarap. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupako soap.